Aray ko, sa tabi. Yeah. Ang ganda ko. Abulin natin yung bike. Yo, what's up? How you doing, homies? Oh! Bye-bye. Oh. Ang ganda. Thank you, Lord. For wonderful life. Hi guys, welcome back to Ate Kay TV. It's been a long time and I'm so happy to have you guys, and I just want you to know that it's my birthday today. And yun nga, natapos na po yung aming celebration. Sobrang saya at sobrang daming dumating, medyo family, churchmates, and ayun, sobrang thankful ako kay God kasi alam mo, binigyan niya ako ng kagalingan, ng freedom from sin, freedom from sickness, alam mo yun. Yung buhay ko talaga para sa kanya, and wala na akong mahiling pa kundi yung makasama si Lord. Hindi naman sa gusto ko mawala, men. Iba yun. Hindi, gusto ko lang magpasalamat ng sobra-sobra kay Lord. Sobrang bait niya, sobrang dakila niya. At hindi ko kaya to makapunta sa edad na to kung wala si Lord. At sobrang the best si Lord. Like, no matter what happens sa buhay ko, ano man season. Season ng kalungkutan, season ng ng kapaguran, season ng walang pag-asa, season ng kasiyahan. Alam mo, nandun si Lord para sa akin palagi. And you know that, diba? I mean, sobrang blessed lang ako to have God for all these 21 years. Yeah, I'm 21. 21 ako, and ayun, sobrang dami ko nang napagdaanan, sobrang daming dumating na tao, pero still blessed pa din. And I just want to dedicate my life to God. Mula yung hininga ko, lakas ko, yung tibok ng buso ko ay para lamang sa kanya. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng lakas. Siya yung nagbigay sa akin ng purpose ng buhay ko. At walang sa akin. Wala. Sky Lord lang lahat ng papuri at pasasalamat. And I'm really thankful for you. I mean, sa inyo, sa lahat ng nanonood ng Ate Kay TV. Sobrang blessed ako. Sana makasama kayo ng buong 6 months. Yeah, 6 months na tayong Ate Kay TV. Alam mo yun, sobrang blessed ako na patuloy niyo akong sinusuportahan, nanonood kayo, kahit na, ewan ko ba, di naman ako magaling na vlogger, di rin ako magaling na editor, yeah, alam niyo naman yun. Pero, I'm really blessed to have you guys to support me and love me, yung walang hanggang support and pagmamahal, sobrang laking bagay na nun. Alam niyo yung pagmamahal na natatanggap ko sa mga churchmates ko, sa inyo, sobrang, di ko akalay na may mga nagmamahal pala sa akin. All you need to do is look. All you need to do is to check if there's someone loves you. And every time that I look, every time that I search for someone who loves me, nandun lahat yung pamilya ko and nandun kayo. At sobrang saya. Ang saya. Alam mo yung kumikirot yung puso ko every time na nag-pray ako na, Lord, sobrang ganda. Sobrang ganda ng buhay na binigay mo sa akin. Sobrang nakaka-bless. Sobrang ganda nung mga nangyayari sa akin. And alam mo yun, maraming sadness. Hindi naman ako perfect. Hindi naman ako nagsuklay. Wala, hindi naman perfect yung buhay ko. Pero I'm blessed to have God and to have people around me that is so very supportive. Alam mo yun, sobrang thankful ako sa kanila. Yeah, sa inyo din, sobra. Like, nag-overflow yung love, nag-overflow yung blessing sa buhay ko. Hindi ko talaga kaya nang wala ang Panginoon. At yung mga taong nakapaligid sa akin, sobrang supportive. Like, hindi naman ako, hindi ako yung klase ng tao na, I mean, yung
hindi ako in-expect ng magulang ko. Okay? Hindi nila ako in-expect. Alam, parang gulo sila 4 months, buntis na pala si mama. Like, what? Hindi nila ako in-expect. No one expect me. And no one, parang, wala namang makakapagmahal dito sa baby na to kasi hindi naman nila ako in-expect. Tapos, isa disappointment din ako kasi hindi ako lalaki. Kasi gusto nila lalaki. Pero, ayun, lumabas ako. Si Ate Kate. Ayun, lumabas si Ate Kate ninyo. And sobrang nakakaiya kasi wala namang nag-expect sa akin. Wala namang disappointment lang ako sa buhay nila. Pero, I'm blessed na ginamit pa rin ako ng ni Lord sa buhay ng mga maraming kabataan. And I've heard their testimony about me kanina and sobrang nakaka-bless kasi hindi naman yung sobrang tinataas nila ako or hindi naman yung sa ganun, parang birthday message lang, pero sobrang nakaka-bless daw kasi napapanood nila yung sa YouTube channel ko, kaya dito sa Facebook, or basta kasi nagpo-post ako ng mga inspirational and motivational speeches like that. But alam mo yun, nakaka-bless kasi sinabi nila na na-bless daw sila and marami silang natutunan. And alam mo, sobrang nakaka-touch pala na marami nakaka-appreciate tayong mga tao. And ang daming, ang sarap sa feeling na mahal ka nila and makakatulong ko sa mga kabataan na minsan kapag naliligaw sila or wala na silang mapuntahan, alam nila na nandyan ka, alam nila na yung word ni God maririnig nila through you. And I've always watch Stephen Furtick and T.D. Jakes. Alam mo yun, sobrang na-expire ako sa kanila kasi pag may problema ako, dun ako lumalapit sa kanila. And alam mo yun, gusto ko maging katulad nila na every time na lumapit sila, na aalalahan nila sa Ate Kate, pag may problema ako, gusto ko marinig yung word ni God through Ate Kate. Yung mga ganun. Gusto ko talaga gamitin ni Lord yung buong buhay ko. Gusto kong gamitin ni Lord yung buong ako sa gawain niya. Alam mo yun, sobrang gusto kong magpagamit kay Lord. Kasi yung buhay mo, walang direction kapag wala siya. Tama ba? Wala, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan waves or hangin, at uso dyan ka, ito yung kailangan, ito yung gusto ng mga tao, doon ka. Pero kapag meron kang Diyos sa buhay mo, hindi ka maliligaw. As in, yung path mo dire-diretso lang at yung pangarap mo maaabot mo, yung mga gusto mong gawin mapupuntahan mo. Pero kapag wala si Lord sa buhay mo, it seems so impossible. Like, naranasan ko na yun na parang, Lord, di ko to kaya. Anong gagawin ko? Like, di na ako nakapag-pray kasi kakamangga. Mga ganong part. Ayan. Yung mga ganon. Pero alam mo, sobrang naligaw ako sa mga part na yun. Pero I just want to tell you guys that kahit na anong gawin natin kasalanan, ang Panginoon ay tutulong sa atin at tatanggapin niya tayo kung sino ka man. Kaya lumapit ka na kay Lord at wag kang mahiya. Lumapit sa Kanya, wag na wag kang mahiyang magburi sa Kanya. Kasi lahat tayo ginajudge ni Lord. Kung ano yung inakto mo dito ngayon sa mundong ito, i-judge ka niya sa pagkatapos ng rapture. And once na ginudge ka ng Panginoon, siguraduhin mong mga tama yung nagawa mo. And wag mo hayaan na magsisi ka sa buhay mo na, Lord, wala pala ako nagawa, nag-email lang ako, wala ako nagawa. Pero alam ko na kaya mo yan. Hanggat may panahon pa, hanggat buhay ka, tanggapin mo na si Lord sa buhay mo, hanapin mo siya, at sundin mo yung mga utos niya. At yung pag naharap mo na si Lord, God am my good and faithful servant. Wow! Diba? Ganun yung goal natin ngayon. Na we must make God proud. Na proud na proud ako sa'yo, anak. Yes! Yung ganun. Ganun yung maging inspiration natin sa buhay. And I'm really thankful that I've been writing my diary for the past 4 years. Yeah. 4 years na ako
Rewrite ang diary para... Tapos yung una kong diary, binenta ni sir. Ay, sir! Bakit mo binenta yung diary ko? Di kasi ganun yan. Pero alam mo yun, I just want to thank God for this all these 21 years. Thank you, Lord. I love you, Lord. And you are the best God. And this time, hindi ko sa diary to susulatin, kundi sa video and sa buong 21 years. You provided everything for me. Like, yung taong makakapagpasaya sa akin. Wow! Yung mga taong sumusuporta sa akin. You provided everything. Like, foods, healing. Like, I've suffered a lot for almost 1.5 years. Man, dun sa sakit na yun. Pero ngayon, magaling na ako. Alam ko, hindi ko masasabi ko ano yun. Pero sobrang thankful ako kay God. Kasi binigyan niya ako ng kagalingan. And thank you so much. Thank you so much for everything you've done in me sa pagla-like, pag-share ng video ko, pag-share, like, comment, and subscribe. Please do, and that will be a great birthday gift. Yeah, hindi ko na rin to i-edit kasi pag-uwi namin, edit ko to ng saglit, tapos yun. Kaya ayun, pagpasensya niya na. Kaya sobrang thank you sa lahat-lahat. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much for watching. God bless you on my next video. Bye-bye. Bye.